Welcome po sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-wiring ng forward reverse motor control with limit switch. So ito po yung diagram. So ang main component po natin ay itong power supply, 220 volts ang input, 12 volts ang output. So ang susunod naman ay itong limit switch. So meron po tayo rito plunger type. Then the third, ito pong DPDT switch. Ayan po. And yung motor natin, ito pong linear actuator. Simulan lang natin. So unahin po natin yung galing sa power supply. So yung galing sa positive papunta sa switch. And then naka-jumper po siya dun sa kabilang terminal. So ito po siya. So ito yung galing sa supply. Then ito yung nadya-jumper natin. Okay, so connect natin. Then sa kabila. Yan po. Then yung sa kabilang terminal, sa negative ng power supply, ito naman po ikakabit natin. So ito yung manggagaling sa supply, ito papunta sa limit switch. So itong naka-series po natin is yung common. So ikakabit po natin siya sa common ng limit switch. Yan po, may nakasulat naman po yan. Then yung kabila naman po sa another limit switch. Ayan po. And then maglalagay tayo ng wire doon naman sa normally close. Papunta naman sa switch. So ito yung gagawin natin. Then same did dito sa kabila. Normally close din. Okay. And then yung end nun, ikakabit natin sa switch. So ito po yung switch natin. So meron po tayong isa dito tsaka dito sa kabila.
And then yung wire nung sa motor, so dito po natin siya ilalagay sa gitna. Yung remaining na 2 terminals, doon po natin siya i-connect. Ngayon po. So, buo na po yung circuit niya. So, subukan po natin kung gagana. By the way po pala, itong actuator po, may built-in limit switch na yan. So, kung hindi nyo na, kung kailangan nyo po ng full stroke nito, so hindi nyo na po kailangan mag-provide ng limit switch. At my case po, meron po akong mga dinedevelop na machine na kailangan po na limit. So, for example po, yung machine elevator na kailangan ko ng limit switch sa taas at sa baba para hindi sumobra yung travel ng platform. So, same din po dito. Pag actuator po ang ginagamit ko, so, ginagamit ko siya sa clamping or sa gripping. So, kailangan din po siya ng limit para hindi po mag sobrahan ng clamp, masobrahan yung force. And, same din po yung pag retract. So, hindi rin po sobrang buka or sa extension naman, hindi naman siya sobrang close. So, yun po yung kagandahan ng may limit. Nakokontrol mo yung gusto mong distance or gap para dun sa machine mo. Same din po para hindi maiwasan yung collision. Collision po niya, so, kung sakaling kalahati lang po ng stroke yung kailangan nyo, so, yun po yung magiging switch niya. So, pag na-hit na yung limit mo, titigil na siya. Sample nung mga machine na pwedeng lagyan ng limit or ginagamitan ko ng limit switch. Sana po nakatulong sa inyo, may natutunan kayo. So, please like and subscribe na lang po para updated po kayo sa mga susunod nating videos na i-upload. Maraming salamat po.